We're now down to the final stretch together with Engineer Gabby here ng DPWAs for the 1st District of Ilocos. So, Engineer, ito lang may tanong lang ako. Kailan ba dapat na, tipong yung talking about asphalto na, asphalto, kailan ba dapat na, or paano, paano nyo makategorize na yung isang lugar ay dapat asphalto lang ang gagamitin o di kaya konkreto ang gagamitin? Yung sinasabi natin kanina na may road condition na, dari ka na, kapag prevention lang ang siya, kakailanganin doon, asphalto. Asphalto ang gagamitin. Pero kapag makita nila na yung pavement is deteriorated na talaga, yung talagang lubak-lubak na, o yung talagang meron silang maripila eh. Sinusukat yung mga cracks, sinusukat kung gaano kalapad yung cracks, kung gaano kahaba yung cracks, maripila doon. Kaya doon sila magbase kung ikukongkreto o i-asphalto yung isang highway. So that's the time na doon nila yung tupong babakbaki na talaga yan. Usually, pag binakbak na sa construction, so usually konkreto na ipapalit yan. Pero bakit mayroon dyan, ano, puro naman asphalto, sabi nga nila, it's, ano ba talaga dapat sa isang highway, national highway, dapat ba asphalto or cemento ang mas maganda gamitin? Kung durability ang pinag-uusapan, yung cemento talaga. Kasi durability. It takes a long period of time bago siya masira. Ano? Pero yung sa rideability naman, yung rideability, ibig ko sabihin, yung convenience of the riding public, asphalto siya. Dahil ang asphalto, kaya smooth. Smooth. Di ba mas slippery yan when it's wet? Oo naman. Kapag yung, hindi naman slippery kapag yung templa ng asphalto is talagang makuha nila yung templa nila. Mm-mm. Kaya yung sinasabi natin na slippery when wet, nag-bleed yung asphalto. Oo. Kaya madulas yun. Madulas. Ibig sabihin nga pag nag-bleed, medyo shiny yung sa taas niya, yan ang talagang madulas. Sa kayong katulasan niya nga, Derek, kapag yung first ulan, yung unang ulan, huwag ka nang masyadong magpaspas dyan kasi marami siyang mga lumot, yung mga kwanba, debris na, siyempre, madulas pa yan. Pero kapag na kumbaga, nahugasan na kasi dumadaan yung mga sasakyan eh, medyo... Scrub na, medyo rough na. Engineer, let's talk about the budget na. Like for example, di ba yung project ninyo, di ba pinapa-bid nyo rin yan, o the so-called subcontractor, tawag ba doon? Okay, kunwari ako, nakapasa ako sa bidding, sa ako ngayon ang magkukonstruct ng road na yan. So, kunwari 10 million ang project. So, ang paano yun ang pagbigay ng pondo sa contractor? Is it binibigay ba kaagad? Or umpisahan muna ng contractor o kailangan may percentage na ma-accomplish muna sila bago sila ma-issue ng budget? Upon approval of the your contract, kasi ikaw ng contractor, i-example natin sa iyo yung contractor. Mm-hmm. Upon approval of your contract, you can pwede ka nang kumubra ng 15% mobilization na sinasabi namin kahit wala ka pang physical accomplishment. As long as your equipment is on-site already, pipicure namin yan, babayaran ka namin ng 15% of the contract cost. Contract cost. And then after that, thereafter, yung physical muna. Yung physical accomplishment, yung talagang nagawa mo na, halimbawa, nakagawa ka ng 25%, pwede mo nang kukubrain yung 25% na yan. Tapos yung 25% mo, ileles namin yung 15% of 25. Kasi, 15% of the 25. Dahil meron kang utang na 15% eh. Eh bakit, eh, di ba 15% of mobilization, the... Oh. Di ba, utang mo yan, di ba? Utang mo yung 15%. Naman yan doon sa total. In your succeeding billing, 15% of your succeeding billings, dideduct namin yung 15% mo. Halimbawa, yung 25% mo, 15% of 25%, yan ang ideduct yung first billing mo. First billing. Hanggang sa 50%. Kapag 50% ka na, may deduct na lahat yung pinarsyal mo na 15% mobilization. Legal yun. Legal. Okay. Para kumunti. Siyempre kumunti. Kumunti yung budget ko. Oo.
20% halimbawa, 15% of 20% is 3% ang matitira. Dahil umutang nga ako sa inyo. Umutang ka nga pala. Hindi yung 15% ng mobilization is i-deduct na sa total amount yun. Parang ganun din. Pero yun nga lang, bawasan mo muna sa first 25% mo. So 15% of your 25%. Yan ang madededuct. Hindi naman yung 15% na kinuha mo. 15% of your total physical accomplishment lang ang i-deduct. Kung nakakuha ko ng 1.5 sa 10 million ko, kalahin mo, malaki-laki din yan, may ibabawas sa akin. But, pero sige, engineer, so ganun. Sabi mo, pag na-donate na, pero sabi mo, pipicturean yung mga equipment mo kompleto, what if may nakakalusot ba na tipong papicture na, like, sabi, may requirement kayo, kailangan ko ng mixer, kailangan ko ng bulldozer, yun pala yung contractor na yan, wala talaga, yung baga napapicture lang siya, parang hiniram niya lang. Meron naman siyang nag-assess. Kami ang inspector, ang mga hepe, meron ding assigned na inspector yung mga ganung bagay. Lahat ng accomplishment ng project, physical accomplishment, bago siya may butser, bago siya mabayaran, i-assess namin kung talagang yung accomplishment na yan is tama. Tama. What if kung hindi niya nagawa yung kanyang din, nakakuha na siya ng mobilization fund, tapos hindi niya nagawa kaagad, ano, may penalty ba yan? Wala, as long as hindi siya magigisit sa kontrata niya. What about if ang kontrata natin is 3 years? 3 months dapat matapos niya. What if hindi niya natapos? Okay, pagpalagay na natin na maganda yung panahon. What is sumobra siya sa yung 3 months na yun? Sa contract time. Sa contract time or expiry date. Meron sinasabi na LD, yung liquidated damages. Magkwenta yung remaining amount of money involved. Halimbawa, yung naka-80 ka na ngayon, ano? Oo. Tapos nag-lapse na yung kontrata mo, meron pang 20%. Yung 20% na ito, may kwenta eh. Ikukwenta namin yung liquidation damages. Meron siyang kwenta. Every day yan, hanggang makup up mo lahat, yung accomplishment mo 100%. So may possibility na wala na siya makuha sa 20% niya na yun pag hindi niya talaga matapos. Ay oo, kapag kininto niya, kaya ire-resin namin yung kontrata. Big sabihin yung resin, hindi na ikaw ang gumagawa, ipasa namin sa amin. Iba. Oo, o kaya administration sa amin ang gagawa. Kayo na para gagawa. At wala na sila makukuha doon sa 20% na yun. Kaya pala minsan may mangyayari. Ano kung may nangyayari ganyan to the point na tumagal tuloy na hindi natapos yung proyekto, tapos saka lang gagawin ng DPWH just because of, you know, na siguro binibigyan niyo pa siya ng time na sige ma-accomplish yan kasi hindi na talaga. Ngayon, engineer, let's talk about ito nga, yung mga kalsada sa first, sa second district na ginagawa, medyo makapal po yung ginagawa dito. So, ano po ba ang tamang sukat when it comes sa national sa kalsada? Meron tayong directive yan na direct na 28 centimeter ang kapal ng semento ngayon. 28 centimeters. Less than a foot. Ang dapat. Talagang hindi, talaga dapat. Dapat talaga yun. Talagang naka-DO yan kapag hindi mo sinunod yan. Oo. Kasi maraming inspector. Hindi lang kami ang inspector. May inspector sa district. Kami na yon, bagong billing. May inspector sa regional office. Meron pang kuwa. Meron pang sinatawag namin na QAO, Quality Assurance Unit sa Manila. Marami inspector. Kaya walang lulusot yan. Lulusot. Sinong sisisihin yun? Yung project engineer ba? Pag hindi number nasunod. One, project engineer talaga, saka yung contractor. Kasi yung project engineer, siya talaga ang number one sa site talaga. Yeah. Project engineer is from DPWH, okay. Di ba? Tapos yung contractor, meron naman siyang engineer, di ba? Pero yun ang nag-usap. What if talagang hindi nasunod ang contractor, ang sisihin talaga is yung project engineer ng DPWH. Kapag yung, kapag yung assessment or evaluation is nakitang ganun, meron din yung kaparusahan, kumbaga. Mm-hmm. Kung masuspend sila ng 3 months, 6 months, ganun, meron mga. May warranty rin ba yung mga tapos na gawang-gawang mga roads? After the completion of project, we have the 1-year warranty na sinasabi namin. Kaya yung project, bago namin accept, dapat 1 year siya. Kapag meron kaming nakita na defects or deficiencies, it is still the responsibility of the concerned contractor. Kung baga, sarili, kung sakasakali nakapag-collecta na sa lahat-lahat, yun, at nagkaroon nga ng pag na-turn over ba, ibig sabihin, bago nila i-turn over sa'yo, hindi pa rin sila ng budget?
Or nakuha na nila? Nakuha na nila. Nakuha pero, na nila. Oh, pero meron siyang 10% retention na sinasabi namin. Ah, okay. 10% for sakasakaling... Oh, asa kayo meron siyang warranty. Mm-mm. Warranty ban. Ah, okay. So, yun, basta sila na magpapagawa nun at hindi niyo tatanggapin yun na turnover. Okay. At dito naman sa First District, bakit daw ganun? Yung mga magagandang kalsada ang kadalasang inaayos. Yung tipong kaayos lang 2 or 3 months ago tapos binabakbak din agad para ayusin ulit. Bakit po ganun? Yung sinasabi ko na yung ma-assessment. Baka meron ka nakita sa mga kung ano, kung saan district yan, o dito, o sa ibang district, meron talaga yan. Yung sinasabi ko na QA report, o kami rin, kapag nakita namin na, meron din rating kasi eh. Kapag nakikita namin yung crack ng isang kalsada na kagagawa lang, meron sukat yan, yung sinasabi na kung crack is pull within the middle third na sinasabi namin, okay lang. Pero kapag outside the middle third of the span, yan ang redo na sinasabi. Yung sinasabi na kapag redo, babakbakin talaga yon. O kaya scaling is yung nakikita mo yung mga bato. Mm-hmm. Sa konkreto, kapag rubbing naman, nakikita mo yung di bato sa asfalto. Mm-hmm. Rubbing is scaling, magkaiba yun eh. Rubbing is for asphalting, and scaling is for concrete. Scaling. Di ba, engineer, ano naman ito lahat na lang? For example, ang budget na nakukuha ninyo for these projects, like for example, for concreting, for infra, are the people's money, they call it, diba? Taxes, taxpayers' money. So, dapat nga sabi nila is, dapat ibalik din sa atin na ganong kaganda. So, kasi nga, na ano to na, ang DPWA is naman daw, kasi minsan, in connivance with a contractor, para pang, ino-okay yan daw minsan, lalo na pag medyo okay naman ang ano ng contractor, ino-okay yan kahit yung tawag nito, yung quality ay hindi ganun kaganda. So, gusto ko lang sagutin mo, is it true na pwede bang mangyari yun na sabi nga, less than a foot na ano, width ng yung sa semento, sa concreting. So, pwede bang mangyari yan na mababa lang meron siya? Meron yung sinasabi namin na plus or acceptable kuan niyan. Meron siyang acceptable na plus or minus points. Basta meron siyang yung... Pwede. Basta hindi lang tumaas doon. Plus or minus, ibig sabihin yung plus or minus, kumapal man, basta hindi lang masyadong makapal, okay lang. Lumit man, basta yung minimal lang. Meron siya sa specs namin na gano'n. Yeah. Hindi ko lang matandaan yung plus or minus niya. Yung ilan mm. Okay, sinasabi to din ng mga tao na, ayan, lalo na pag mga bago pa lang kagagawa, kasi simento, biglang naglubak-lubak. Ay, nako, siguro na naman, kinurakot na naman, puro buhangin lang ang minix dyan, konti lang simento, parang gano'n, di ba? Ang masakit pakinggan. Sa Paderic, meron kami itong yung sinasabing curing test. Yung curing test dyan, yung pag-detect namin yung thickness. Yung thickness. Sinasabi ko kapag... yung makalusot sa aspect na minimal yung kwan niya, okay, accepted. Pero kapag medyo makapal na, meron kwenta yan sa billing. Kung 25% ng buwabaan niya, basta nandyan sa specs namin. Pati yung pag-mix ng mga simento. Oo, meron. Same as the asphalto, diba? Oo, kasi bago sila mag-umpisa, meron kami yung trial mix eh. Trial mix na sinasabi. What about sa ano, mga tao po ninyo, yung mga nagtatrabaho ba sa daan at nakikita namin yung mga sa daan, casual lang, di ba parang hindi sila naka-uniform? Bakit? Job orders mga ito, Derek. Job orders yung mga nagtatrabaho dito sa mga daan, yung mga roadside maintenance. Itong roadside maintenance namin is fully round activity yan. Kung anong gagawin nila kapag umulan, yung brushing kasi yung mga damo eh do lumalaki na yun, yan mga contract maintenance activities. But these are not regular DPWA employees. Job orders, contract job service orders. They were just hired for the specific task lang. Kung maglinis o di kaya mag ano ng mga asfalto, kunwari na yan. Kasi bakit mayroon ganun engineer? Like, di ba, concrete na, no? Concrete na.
bakit yung parang pinapaliguan lang ng ano ng asfalto yung crack? Yun sinasabi namin na resealing. Resealing. Crack. Part pa rin yan ng maintenance. Maintenance yan. Kasi kapag hindi mo sinilan yan na directly sa mag-absorb siya ng tubig, yan magke-cave in sa loob. Kasi kapag natatapakan, nagugulungan yan, may posibilidad na mag-plepex yung kalsada. Mm-hmm. Kaya mawala yung sa loob, mag-cave in. Kaya kung minsan na mag-deflect na yung kalsada. Kaya lagyan ng seal para hindi papasok yung puti. So it is also safe para sa mga sasakyan yan. Okay. Safe naman okay. Siya. Mm-hmm. May interest naman. Okay. Ito lang ang gusto kong itanong lang ako sa engineer. Sabi nga, ito, alam na yan ang mag-previous na. Sabi dito is, isa po ang DPWH sinasabing most corrupt government agency. So, how would you react with this? Kung sa akin lang, parang wala sa akin eh. Parang wala. Kung may personal opinion. Mm-hmm. Kung corrupt ako, siyempre, tinutok kong magnakaw. Kung tutunin mo magnakaw, paano magnakaw? Mm-hmm. Pero you know, being ikaw nagtatrabaho sa DPWH, di ba? Lahat nationwide, DPWH, corrupt yan, parang gano'n, di ba? So, talaga yung impression niyan na mula pa nung papasok na ako, bago yung pagpasok ko sa department, yan ang impression. Yan ang impression. Oo. Sabi ko, paano magnakaw? Katuturan niyo kong magnakaw para magnakaw na lang ako. Para kumanda rin ang buhay ko. Di ba? Logically, di ba? Di ba? Sa ang taga na, ang engineering, civil engineering, that's 5 years. 5 years, tapos another year for your board exams, tapos hirap pumasok sa trabaho sa DPWH, at hirap hanapan ng trabaho ang inyo, tapos papasok ka sa ganyan. I know it's hard, pero siguro no, kung sakasakali ba, engineer, paano namin maano ng mga tao, like, maiba naman ang pananaw na ibalik namin na, ang DPWH, kung sa iyo, as opinion mo, ang DPWH talaga magaling to na ahensya ng gobyerno, tinutulungan at wala korap kasi maganda yung daanan, maganda yung mga bridges. So, ano ba dapat ang ipakita dapat ng isang mga taga or ng head ng DPWH? Siyempre, yung quality of work siguro, work performance as individual, mm-hmm. quality of work sa din infrastructure project, yung mga ganun. Ganun. Okay, sige, so we're running out of time. Ano pa yung mga, sabi mo, mag-release na yung budget for next year. Ano ba yung mga pwede naming maasahan next year na mga proyekto ng DPWH dito sa First District? Ang proposed project namin ngayon is upgrading itong Manila North Road pa rin. Meron din tayo dito sa widening dito sa May Pantay. May pantay, okay. Widening na, ibig sabihin na. Yung 3.35 na yon. Yung upgrading. The whole stretch ng Bantay? Hindi, meron exemption eh, sa parang kilometer 4. Kasi kapag nagsabi kami, yung mga stationing, from kilometer 405 to kilometer 406. Ganon. Saan ba dahil yun? 405 is booking. Booking. Then 406 is 4067 plus. Abot hanggang Elvis. Hanggang Elvis dito. Pero meron ng pundo dito eh, sa may Elvis. Yung kanal, hopefully, may construct namin. Kasi aside from the regular infra, meron pang mga itong additional eh. Yan nga, gaya na dito sa may, doon sa Bantay area, yung papunta ng GTC, hindi pa tatapos, di ba? May ginagawa doon. Di ba, DPWH, di ba yung drainage na yan? May kunting revision lang ng plano yung kaya sinuspend namin yung... Revision bakit? Kasi meron silang widening dito sa next year eh. May widening ng regional office. Kaya hindi medyo nagkatukma yung positioning, kumbaga. Okay. Kaya i-adapt na lang namin na yung kanal is good for carriageway. Yung carriageway is pwedeng daanan ng sasakyan. Okay, so ibig sabihin yung... It considered as a widening also. Yung drainage yan, mas maisasama talaga sa widening yan. Engineer, parang may napaglaban ako, like for example, no, sa project ninyo, kunwari dito, DPWH First District, may mga project, bakit may mga project yung sabi mo ka na region? Bakit may ganon? Sa amin kasi, may kategorize siya, may level-level, Derek, eh. Sa amin, 50 million below.
ang pwede namin implement. Sa regional office din, 50 to 50 plus to 100 billion sila. Sa kanila? Sa central office. Central na yun? Sa central office. Ah, bakit kasi dito lang idiretso sa inyo kung 100 million man yan, total na sa distrito nyo yan, bakit tayo kailangan sila pa? May discretion talaga yan. Ah, ganun. Pag ganun kailangan. Pag medyo may level. Sa bagay. Okay, so, engineer, we're final na sa senator. So, before we go, ito muna, para po sa inyo ito at isang remembrance mula dito sa amin sa Core TV at gusto ko makita ko yan sa lamesa mo pag namasyal ako sa office. Okay, Edgaric, thank you very much sa pag-imbita nyo sa akin sa kaitong early Christmas. It's a Christmas, totoo yan. Early Christmas for me. Yeah. Okay, engineer, your final words or your final message sa ating mga viewers. Okay, okay lang ang Ilocano ka, mas maganda pa nga eh. Maraming salamat, Eric. Ayos unay tagina po ta naimbitara na iti Core TV. Iti probinsya tayo Ilocos Sur nga nagibinsa-binsamit iti agdama kenti sumarsaro ng proyekto iti Department of Public Works and Highway nang nangro na dito ipars Ilocos Sur District Engineering Office ket kada kayo apo nga gending iti nagbuwi-buwi tat no da kayat yumit nga ipakamu kanyami nga mabalimbing aktuaran o may kailang yayami si dadaan kami nga mangsangaili ke mga aktuar kita aming problema yo dipanggap iti National Roads and Bridges kastama lang iti National Park Control nga di kay gumting apo nga umasidig kanyami tata kami agpaparis tayo lang nga tao da kami ti exerserbi kada kayo kita serbian da kayo kas impatugaw yo nga mangi implementar kay iti nagpampanugan tayo nga wish iti gobyerno. Maraming salamat tadi. Maraming salamat, Engineer Castañeda at Joseph Gina. From time to time, kasi may radio program din ako. Siguro kontakin kita, pati kay DA, siguro para makalapit kay DA para mga concerts, especially live sa ating mga dito, mga taga-Ilocano. Baka pwede nyo masagot minsan mga inquiries nila. Maraming salamat po sa pagbisita at thank you so much for this time. Ako, marami akong natutunan. Akalain mo, marami talaga ikaw dapat nasundin. Hindi lang basa-basa. Well, tendency, tao lang naman talaga. Sabi mo, na nagre-reklamo agad, masira yung daan sa harap, matagal ayusin, reklamo na yan. Sabihin na nila, kinurakot na naman yan. Mga ganun ba, di ba? At least ngayon, naintindihan namin at may nalaman kami tungkol sa proseso kung paano nga ba ayusin ang mga proyekto ng gobyerno. Okay. Sa atin. Maraming salamat po. There you have it, mga kasentro sa 99.7 Core FM at syempre mga viewers natin dito sa Let's Talk sa Core TV. Just like what Engineer Gabby Castañeda said, hindi lang kasi natin alam ang proseso sa paggawa o sa pag-implementa ng mga proyekto ng mga gobyerno, especially yung proyekto na infrastructure na sa DPWs, kumbaga sila may hawak sa DPWs. Ang ano lang natin kasi parati reklamo lang, tanyang reklamo, why not approach them? Magtanong tayo para at least may malaman din tayo. At kung mag-okay naman ang sagot nila, di nasa sa inyo yun at ipagsabi nyo rin sa iba. Kung hindi, di magtanong pa rin kayo na magtanong hanggang may makuha kayong sagot. Di po ba? So muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa Let's Talk and also gusto kong pasalamatan ang Hervie Salon sa ground floor po yan ng JTC Mall in Balaling Bantay, Ilocos Sur. Anip ang sagway, no? Also, maraming salamat kay Ajakos, kay Ma'am Josie Aquino, maraming salamat. H.A. Salas Marketing, thank you. Doctora Divina Veracruz Basilio, Veracruz Skin Facial and Body Care Center, maraming salamat din sa King Harris Furniture. Also, thank you so much Drs. June and Roberos Kagawan ng Kagawan Dental Clinic at sino pa sa staff and crew ng Core TV. So, ito po muli ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Bye, everyone. God bless. Thank you so much, Edith. Maraming salamat.